kaawaan o mahal kong Diyos, sa ngayon sa iyong kagandahang loob, mga sala ko'y iyong inisin, ayon din sa pag-ibig mo sa akin. Bubuksan aking puso't isipan, pagsanansang ko'y aking kinikilala, patawarin niya rin kasalanan. Ako'y kaawaan o mahal kong Diyos, sa ngayon sa iyong kagandahang loob, mga sala ko'y iyong tinising, ayon din sa pag-ibig mo sa akin. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, aminin po natin ang ating mga kasalanan upang marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa mga pangyarihan Diyos at sa inyo, mga kapatid, na luba ako ng kasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa Mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel, mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng mga pangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, gawin mong aming mapangatawa ng sundin ang loob mo, upang sa pagdami namin at pagiging kalugod-lugod sa iyo, ang iyong sambayanan ay umunlad sa araw-araw sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiyo po muna lahat. Pagbasa mula sa aklat ng mga bilang. Noong mga araw na iyon, mula sa bundok ng Hor, nagpatuloy ang mga Israelita patungong dagat ng mga tambo upang lihisin ang Edom. Dahil dito, nainip sila sa pasikot-sikot na paglalakbay na yaon. Nagreklamo sila kay Moises, "Inialis mo ba kami sa Ehipto para patayin sa ilang na ito? Wala kaming makain ni mainom. Sawa na kami sa walang kwentang pagkain ito." Dahil dito, sila'y pinadalha ng Panginoon ng makamandag na ahas at sinumang matuka nito ay mamamatay. Kaya lumapit sila kay Moises. Sinabi nila, "Nagkasala kami sa Panginoon at sa iyo. Idalangin mo sa kanyang paalisin ang mga ahas na ito." Dumalangin nga si Moises at ganito ang sagot sa kanya ng Panginoon. "Gumawa ka ng isang ahas na tanso. Ilagay mo iyon sa dulo ng isang tikin at sinumang matuklaw ng ahas at tumingin doon ay hindi mamamatay." Gayon nga ang ginawa ni Moises. Mula noon, lahat ng matuklaw ng ahas, ngunit tumingin sa ahas na tanso, ay hindi namamatay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Dinggin mo ang aking dasal, pagsamo ko'y paunlakan. Dinggin mo ang aking dasal, pagsamo ko'y paunlakan.
Dinggin mo, O Poon, ang aking dalangin. Lingapin mo ako sa aking pagdaing. O huwag ka sanang magubli sa akin, lalo na sa panahon ng dusat hilahil. Pag ako'y tumawag, ako'y iyong dinggin. Sa sandaling iyo'y agad mong sagutin. Dinggin mo ang aking dasal, pagsamo ko'y paunlakan. Ang lahat ng bansa sa Poon ay takot, maging mga hari sa buong sinukob. Kung iyong itayong pamuli ang Siyon, ika'y mahayag doon, Panginoon. Daing ng mahirap ay iyong diringgin. Di mo tatanggihan ang kanilang daing. Tinggin mo ang aking dasal, pagsamo ko'y paunlakan. Ito'y matititik upang matunghayan ng sunod na lahing di pa dumaratal. Ikaw nga, O Poon, ay papupurihan mula sa itaas luklukan mong banal. Ang lahat sa lupay iyong minamasdan, iyong dinirinig ang pagtataghuyan ng mga bilanggong hatol ay bitay upang palayain sa hirap na taglay. Tinggin mo ang aking dasal, pagsamo ko'y paunlakan. Magsitayo na po ang lahat. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Ang butil na ipinunla ay ang banal na salita. Paghahasik ay ginawa ng Poong Gurong Dakila upang tanay sumagana. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga Pariseo, "Ako'y yayaon, hahanapin ninyong ako, ngunit mamamatay kayo sa inyong mga kasalanan. Hindi kayo makapupunta sa paroroonan ko." Sabi ng mga Hudyo, "Magpapakamatay kaya siya?" Kaya niya sinasabing, "Hindi kayo makapupunta sa paroroonan ko." Sumagot si Jesus, "Kayo'y mga taga-ibaba, ako'y taga-itaas. Kayo'y taga-sanlibutang ito, ako'y hindi. Kaya sinabi ko sa inyo na mamamatay kayo sa inyong mga kasalanan. Mamamatay nga kayo sa inyong mga kasalanan kung hindi kayo maniniwalang ako'y si ako nga. Sino ka ba?" tanong nila. Sumagot si Jesus, "Ako'y yaong sinabi ko na sa inyo mula pa noong una. Marami akong masasabi at maihahatol laban sa inyo. Ngunit totoo ang sinasabi ng nagsugo sa akin at ang narinig ko sa kanya ang ipapahayag ko sa sanlibutan." Hindi nila naunawaan na siya'y nagsasalita tungkol sa Ama. Kaya't sinabi ni Jesus, "Kapag naitaas na ninyo ang anak ng tao, malalaman ninyo'y ako'y si ako nga. Wala akong ginagawa sa ganang sarili ko lamang,
nagsasalita ako ayon sa itinuro sa akin ng Ama. At kasama ko ang nagsugo sa akin. Hindi niya ako iniiwan sapagkat lagi kong ginagawa ang nakalulugod sa Kanya. Marami sa nakarinig nito ang naniwala sa Kanya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiyo po muna ang lahat. Sa ating pagbasa sa araw hong ito ay maganda hong mapansin po yung pagkakahambing at pagkakahalintulad ho ng ating unang pagbasa sa Ebanghelyo po. Sa unang pagbasa ho, ang mga Israelita ho ay again ho, meron na namang episode ng pagrereklamo. Lagi na lang ho sila nagrereklamo sa Panginoon. Bagamat sila'y nila inalis sa Ehipto, inalok ng kalayaan, pero patuloy pa rin silang nagrereklamo sa bawat difficulty na naranasan nila. Sa unang pagbasa natin, nagrereklamo sila kay Moises. Pagkatapos silang pakainin ng Panginoon, ngayon sabi nila, samang-sawa na kami sa kinakain namin. Una'y nagreklamo sila, dinala ba kami ng Diyos dito sa ilang para kami ay gutumin. Ang ginawa ng Diyos ay nagbigay siya ng pagkain, mana sa umaga. At ngayon nagreklamo sila, sawa na kami. At imbis na magpasalamat sa Panginoon sa kanyang paggabay sa kanila, patuloy pa rin silang nagreklamo. Kaya ho, sa ating unang pagbasa, ang Panginoon ay nagpadala ng mga ahas at sino man na natuklaw ay mamamatay. Dahil sila'y pinarusahan ng Panginoon, dahil ayaw nilang pansinin at nalilimutan nila ang kabutihan ng Diyos na ginawa sa kanila. Sa ating unang pagbasa, sa ang naging lunas nila at pagpalunas sa mga natuklaw dahil sa kanilang kasalanan, ay inutos ng Diyos na gumawa ng tansong ahas at ilagay sa dulo ng kanyang baston at iangat niya. Sino man ang makakita ay gagaling. Sa ating sa ating Ebanghelyo, sinabi ho ni Jesus, hindi niyo mapapaniwalaan ang lahat ng itong sinasabi ko hanggat hindi na itataas ang anak ng tao. At maganda hong tignan natin sa ating buhay bilang Kristiyano na sa krus ni Jesus ay nag-aalok din ho sa atin ng lunas. Lunas ho sa ating kasalanan. Sa ating pagtalikod sa Diyos, ang krus ni Jesus ay nag-aalok sa atin ng kaligtasan at kapatawaran. Kaya ho, kung tayo ho ay titingin ho sa krus, huwag ho lamang sana nating tignan ang paghihirap ni Jesus. Sana makita din po natin ang pag-aalay ni Jesus ng buhay niya para sa atin. Sana hindi lang natin pansinin yung kanyang pagdurusa. Sana mapansin din natin ang kagalingan na inaalay niya para sa atin. Ang kagalingan ng kaligtasan. Kaya ho, sana tayo ho mga Kristiyano, sa ating pagdinilay na ito at ating paglalakbay sa panahong ito ng Kwaresma ay tanggapin natin at yakapin natin ang inaalok ni Jesus na kagalingan mula sa ating kasalanan. Kagalingan sa ating pagkamatigasi ng ulo at ayaw makinig, tumingin tayo sa kanyang krus. Ang krus na nagpapaalala sa atin ng ang Panginoong Jesus
ay naging masunurin hanggang kamatayan sa krus. At tayo din po ay inaanyayahan niya na maging masunurin tayo sa utos ng Diyos, maging masunurin sa Kanyang salita, tumingin sa Kanya at tumingala. Si Jesus sa krus ay ang larawan ng kagalingan natin mula sa kasalanan. Ito ho ang alok niya sa atin. At sana ho, no, sa ating pagninilay sa panahong ito ng Kwaresma, ay tanggapin natin ng buo ang biyayang alok sa atin ng Diyos. Ang biyaya ng pagpapatawad, ang biyaya ng kagalingan. Amen. Magsitay na po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, buong pananampalatayong manalangin sa Ama. Dahil sa pamamagitan ng pagpapakasakit ng Kanyang anak, ay naligtas tayo sa lahat ng kaparusahan. Ama, basbasan mo kami sa ngalan ni Jesus. Ama, basbasan mo kami sa ngalan ni Jesus. Ang bayan ng Diyos naway magtagumpay sa pagpapalaganap ng mabuting balita ng kaligtasan sa mundo, manalangin tayo. Ama, basbasan mo kami sa ngalan ni Jesus. Ang mga taong tumatanggap kay Jesus bilang tagapagligtas naway higit na madagdagan, manalangin tayo. Ama, basbasan mo kami sa ngalan ni Jesus. Ang mga taimtim na nagsisikap na hanapin ang katotohanan naway matagpuan si Jesus na siyang liwanag na tumatanglaw sa kadiliman ng buhay, manalangin tayo. Ama, basbasan mo kami sa ngalan ni Jesus. Ang mga nagdurusa dahil sa nararamdamang sakit, pagkabalisa, takot at pangungulila naway makita ang liwanag ni Jesus na tumatanglaw sa kanila, manalangin tayo. Ama, basbasan mo kami sa ngalan ni Jesus. Ama naming nasa langit na pinagmumulan ng lahat ng biyaya, loobin mo na ang dugong ibinuhos ng iyong anak ay magdulot ng higit na paglago sa pananampalataya. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsipo muna ang lahat. Sa pagsunod sa utos mo, malulugod akong labis, di masukat ang galak ko, pagkat aking iniibig sa'yo, Ama, aming handog, ang tinapay at alak na ito, ang dog ng iyong bayang sumasamot, dumingi ng patawad mo. Magsitay na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayang banal. Ama naming lumika sa paghahain namin ng mga alay, upang ipagdiwang ang iyong banal na tipan, patawarin mo ang aming mga kasalanan
at itaguyod mo ang aming lungati ng aming kalooban sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Sa pagpapakasakit ng hiliw mong anak, ang sangkatauhay minarapat mong mapahayag ng iyong dakilang pag-ibig sa lahat, na pawang nais mong tubusin ng Mesiyas, sa harap ng iyong kadakilaan, kapos ang dila naming magsaysay, sa pag-ibig na makapangyarihang sa krus ay itinanghal. Sa krus ipinasyang patawarin ang mga tao, sa krus nagtagumpay ang ipinangakong Kristo. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos na mangukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala na paririto sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsilud po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitay na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming na himlay na may pag-asa sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos,
ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagkapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kami pahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami adya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, ang tamang paraan ng pagtanggap ay kaliwang kamay sa ibabaw ng kanang kamay at sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo sa bibig bago malis harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Ang krus mong pasanin.
manangkin, pantubos sa amin. Kung pipiliin, abang alipin sa bahay tahakin, krus na landasin, kalahak ay akin, hapis ay di pansin ang iyong naisin. Siyang susundin, kung pipiliin, abang alipin sa bahay tahakin, krus na landasin, galaha ay akin, ngapis ay di pansin ang iyong naisin, siyang susundin. Ang lahat po ay inaanyayan sa ating ikalimang Lenten Recollection sa darating na March 28, Martes, sa ganap na ikapito ng gabi, dito po sa ating simbahan. Ang ating tagapagsalita sa araw na iyon ay si Reverend Father Rufino C. Sescon Jr., ang ating pong rector at parish priest. Pinalalahanan pa rin po ang lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19, bagkus dapat nating ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards, pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan na lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinagdulog mo sa banal na pakikinabang, ay marapatin mo na laging makasalo sa iyong mga bigay sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Hesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtan nawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga may daladala nilang imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng ating mapagmahal na Diyos, ang Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Umayo kayo, taglayang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba
kanamin, pinipintungo kanamin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.